you just have to find your position to be able to use yung heart guard mo effectively. Na mm-hmm. hindi ka basta-basta makukuha sa likod or some other things. I think yesterday, there was an Hayabusa play na talagang your pinipick off niya lang yung Angela sa likod. I think it was also the same game, Signal and Brendan yun. Yep, worth it siya kumbaga. Mm-hmm. Worth it siya sa case na yun. But right now, ang naisip ko dito, kaya Angela ang unang kinuha ng Signal Ultra is because of their core player si Janus na magaling din mag-Lancelot. Oh. Kung may Carl Tusok, may Janus Tusok. Okay? Yeah. But again, this could also be a jungle Benedetta. But looking at the bans, Ling and Esmeralda, binana ng Signal Ultra. Next play Esports, Harith at Farsa na mga hero ni Aqua Boy. Unang pick dito ang Signal Ultra, Rob. You think they should secure the core already para mailabas na kung side lane Benedetta nga ba to? Anong kailangan kunin na signal? Yeah, I think I would agree with you, no, if they will be locking here as yung jungler na nila kagad dito. Pero kasi kung isipin mo, Kagura, this is ito yung ano eh, naging mismong kalaban nung sinabi mo kanina, yung hero dito ni Aqua Boy, it was actually Rebos and itong hero na to, the Kagura versus the Farsa. Yung hindi kinaya ng payong. Hindi kinaya ng payong. But anyway, yeah, I really like the Kagura pick here coming from Signal Ultra. Naging versatile na to, and also in terms of mobility, parang kung papansinin mo dito for the side of Next Melee Esports, the only hard CC or probably the CC that they only have is coming from this Drawhead. Mm-hmm. So meaning, medyo mahirap yung mga pick-offs nila dito. They had to rely on the burst damage of the Lunox or yung talagang kailangan nilang makuha. But this is a Harley jungler from H2O. Okay, this is a far cry, ladies and gentlemen. Uh-huh. Malayo to sa nakakasanayan nating gamit ni H2O. We're used to seeing him on Roger Tall, uh-huh. pinulot natin sa aklat ng Aether. Uh-oh. Pero sa versikulo 1, ang ording kay Kuya Manjin. Marami nakabasa niyan. Sanay tayo sa Roger, sanay din tayo sa Benedetta, pero this is something new. Rob, is there enough magic damage on the side of Next Play? Indeed, yeah. Definitely enough magic damage. And the only thing na gusto ko dito with the side of Next Play, they could potentially get an pick off dito. Itong Angela to, medyo kailangan mag-ingat-ingat talaga to sa early game. And even this Benedetta with the deadly magic, ang maganda kasi dito sa isang Harley is that yung early game prowess niya talaga, parang malalampasan mo lahat eh. Parang ito, hihintayin mo lang tong Claude, parang pahihinugin mo lang. Look at that doggy. Medyo, I think, they're really on fire ngayon, no? Kumbaga, ito na talaga yung ending the drought, eh. Kumbaga, both of the teams, they need the win, pero I'm feeling that Next Play, medyo maganda ang aura nila doon sa kanilang bootcamp. Yep, uhaw na uhaw para sa panalo ang parehong teams na to. Pero, looking at Signal Ultra, last pick nila ang Hayabusa. Mm-hmm. Yan ang kanilang gagawing side lane on Aqua Boy. And, I think what Next Play Esports is going to try to do is gagamitin nila yung Harley ni H2O para mag-early engage. Magiging defensive ang paggamit ng heart guard. Totoo yan. And for this one, no, kumbaga yung tempo magagaling talaga from Next Play Esports. So all about Signal Ultra, halting, kumbaga, kailangan nila somehow i-prolong. Sabihin na natin, may mga maganda naman yung mobility nila dito, hindi sila basta-basta mapipick off. Pero kasi yung burst damage dito, Harley, I think, is this the first time na nagkaroon tayo ng Harley here on Season 7? I need to check my stats, mm-hmm. pero first time to, definitely on H2O. Yes, first definitely time. Definitely for the first time here with H2O. Ladies and gentlemen, nandito na tayo sa Land of Dawn Exhort. Papasabugan dito ni Keke Dot at Bensanity, who by the way is coming in to play. Hold up, pause muna. Bens coming in. Pero so far, mukhang bawi naman. Ang daming damage na nailapag nila kay Exhort na mapapatipi pa uwi. Oo. So, tingin ko, no, still Next Play dito will be the one to set the tempo dito sa laro na to. Look at that Yawi dito going for the ejector. What a pick off dito, Leo. Signature Yawi ejector into the turret. Binarel ni Rene J. That's one already, pero si Yawi nakakuha. So, again, still good for the economy. 3,100. Yeah, definitely. I mean, you would take anything, specifically on the early stages of the game. Kumbaga, yung pressure kasi, in terms of drafting dito, both of the teams are really capable on late game. Siguro, sabihin na natin, medyo favored ng konti dito on Next Play yung late game. Tapos, yung kumbaga, yung pambalasa nila dito, itong Harley na to, and mukhang makakakuha sila ng second pick off dun sa top lane. Walang kalaban-laban ang Angela ni Bensanity. Pinasabog. And again, it looks like top lane ang
paboritong atakihin ng NXP dito. Kahit sino ipadala ng signal, mukhang papabagsakin nila doon, papatumbahin. Yes, kahit sabihin na natin merong mga shadow-shadow tong Hayabusa, Yawi, alam natin from time and time talaga, master niya to, itong jawhead na to. Yung proper timings in terms of rotation, and given that dito si Aquaboy, hindi pa na niya naman nahihit yung kanyang level 4, so hindi basta-basta siya makakatakas doon sa ejector unless nga, meron kang, medyo malalim din eh, yung nagiging pasok niya rito with Rene J. Pero so far dito, I think, next play is for they're doing well and even with the gold. And now, Rene J, naiwan siya mag-isa. Ooh, shadow kill! Sinamahan mo pa ng pagpasok ng tatlong membro ng Signal Ultra. That's 1-4-2 currently. Pero makakaisa dito. Free turtle for NXP. I think it's an even trade kahit papaano, no? So sabihin na natin, nakuha doon si Rene J. Pero ito, I think, H2O dito, this would be the kicker talaga para sa side ng Next Play Esport. Nakita mo yun, mag-isa niyang ginawa yun. One of the reason din siguro kung bakit the late nagpagpunta doon nung tank and support ng Next Play because they were actually zoning out the turtle for H2O. So, yeah, still, Next Play dito mga kaibigan, they are on a roll on the early game and if they keep on doing this, Signal Ultra really needs to think twice kung paano magiging approach nila sa sub-summit game. Yep, and currently, no, anong level? Three minutes in, si Vinsanity wala pa rin siyang heart guard. Mm-hmm. And the fact that kailangan gamitin ng Signal Ultra ang heart guard as a defense mechanism para maligtas kung sino mang pipiliin H2O para i-deadly magics, medyo mahirap ang sitwasyon ng Signal ngayon. Ahead ang NXP ng 500 gold. Janus, nagharap na target. Sword intent, palayo. Yawi again, going to the bush. Papasukin. Smart missile sa tamaan ng konti. Oh, that's Vinsanity. Sinisilip niya lang talaga. And that's one of the reason din, no, na kung bakit sa puro sa top lane din yung nagiging pick-off dito ng side ng Next Play. It's easier to kill the Hayabusa compare sa isang Benedetta. Sabihin na natin dito, both sides ng Signal Ultra could be able to hold their own lane. Hindi sila basta-basta man pa-push. They have a decent minion wave clear. Pero in terms of pick-off, you would still go for a Next Play. Kung baga, Next Play dito, iniisip lang nila sino ba ang pupuntahan natin. Sino ba ang mawawala sa position. And I like what you've said kanina, no, na matagal mag-level 4, yung ating Angela dito is actually being passive. Kasi parang hinihintay niya lang na dumating yung minion. And this is something you wouldn't want. Pero wala rin sila kasi talagang choice, Leo eh. Kumbaga, hindi sila pwedeng maging aggressive because the type of depth that they have, eh medyo talagang sabihin na natin, kailangan pang magpainit, kailangan pa ng konting items, and kailangan pa ng mga skills. And now, Next Play are really going inside the jungler dito ng Signal Ultra. Ito na, pumuporma na. Yawi, bumaboundary lang dito. Blocking out the rest. And there you go. Naghahanap si Vinsanity dito. Vinsanity looking low. Napasabog. Hindi man lang. Napag-heart guard. Turtle going over to H2O. Umaari ba dito si James sa likod? Mapapatay niya ba si Janus? Flame shot by Keke Dot. But Aquaboy goes down. 2-3 for none. NXP in the lead. James binubuli si Rhea. At ma-open line turtle. Rob, naka-open line turtle. Oh no. Next play is indeed on fire. Mukhang ito na nga yata. Sabi kanina ni Butters, he actually watched the vlog of Doggy. So, nararamdaman ko ang ugong ngayon sa bootcamp ng NXP. And this might be it. Kung matutuloy nila to, Leo, Signal Ultra is really having a hard time. Kahit sabihin natin dito magamit yung heart guard. Ejector sa isa, kaya pinasok, nag-flicker, papasok. Janus, ginamit na ang Alecto final blow. No out for you. Rene J gets a kill. Kakabuhay lang ni Janus, nawala at nabura na naman siya bigla. Meron silang consolation dito, Aquaboy getting H2O. Pero kapalit doon, mapapatay naman siya ngayon ni Rene J. Baka Rene J to, ang asim ng NXP para may bawi ang signal, tapos binalikan pa lalo. Again, hindi nakatakot para sa NXP na paabot nito late game dahil meron silang Claude. Yes, napabuo nga ako dun eh nung kinanta mo yung baka Rene J to. Whoa. Pero now, Rene J dito is on the lead. He actually died once to the Hayabusa. Pero right now, mga kaibigan, Signal Ultra is hindi nila makita yung groove nila dito, Leo. They don't know how to approach. Hindi sila ready. Specifically sa mga objective na meron tayo on the early game. Yung mga turtle, hindi nila kayang i-zone out. And look at that. They are, sabihin na natin, nagiging passive. Yung dalawang, yung sustain nila dito. And not only that, even their assassins. Oh! Oh no. Rene J, nag-blazing duet.
para sa isa. And I think it's worth it, Rob. I think it's worth it. Ultra Almado lang ang signal, spreading out across the map. Pero ang sagot ng NXP, hindi, gusto namin laban eh. Oo. Gusto namin laban. Na-explain din sila Almado dito in terms of getting kills. Look at the yung board natin dito. 9 over 2. Right now, they're just picking on kung sino kukunin nila dito. And for the side of Signal Ultra, they're actually trying. Mm-hmm. Makikita mo doon, Aqua Boy is trying to be aggressive and even Janus. Kaso, yung early lead ng next play talaga dito, nagpapahira para sa side ng Signal Ultra. Sabihin na lang natin dito, Leo, na parang itong mid-turret na to, mid-outer turret na to, ito na lang yung nagiging hadlang sa pagkapanalo ng NXP. Kasi pag once na nawala yan, I don't know, di ko alam kung saan na ngayon magpa-park yung mga assassin and yung mga members dito ng Signal Ultra. Sobrang late na ng mapa ng Signal Ultra kung mangyari yon, Rob. And right now, NXP is forcing another fight up top. Si Rhea papasukan pero hindi mangyayari. Binsanity has to cancel the heart guard. Another kill goes to NXP. Rob, meron akong tatanong sa'yo ha. Unless biglain to ni Yawi, naghahanap siya ejector with a thumbs up. Magiging si Binsanity, hold up, walang heart guard yan. Okay, masastan siya ng konti dito. They're gonna go for the purple Janus na naawan siya. Okay, si H2O talaga, man, feeling ko may dugong snatcher. Mayroon hanggang talaga ngayon, kahit as Harley, parang meron pa rin eh. Kita mo eh. Grabe, grabe, that poker tricks into red 3. And ito yun, going back doon sa pagpasok doon ni Yawi, grabe yung confidence niya. Look at that unstoppable force. Wala na silang paki, talagang papasukin. Even with the puppet on the strings na magagaling with Binsanity, he doesn't even care. Kasi walang damage ang Signal Ultra. Kaya silang tankihin ni Yawi. Kahit sabihin na natin lima pa sila, as long as may support dito from the damage dealers ng NXP. And look at that, Janus, mawawala na lang bigla. Another one, James. Pulling the diversion. Nanggugulo lang siya dun sa kanan para mas maganda ang pagpasok ng front lines ng NXP. At sino yung front line na yon, Rob? Si Yawi. Tino mo to. Sasabihin ko sa'yo kanina, di ba nag-set up ako ng tanong? Ito yung tanong ko, meron bang Phantom Core ang NXP? Sasabihin ko dapat si Rene J yun, di ba? Ang galing niyang bumaril eh. Blazing the Wind sa isa, sure ball, patay. Mm-hmm. Pero parang si Yawi yata yung Phantom Core. Yeah. 407? Exactly. Kumbaga, ano yan, hindi niya sinasadya na napapupunta sa kanya yung kills. Ganun it's just that sobrang squishy ng Signal Ultra, even with Smart Missile and just Injector na manggagaling dito sa Dwight. Nabubura ang Signal Ultra. Look at that Rene J being very confident doon, Leo, going into the back needs. Ano siya eh, kumbaga, kaya niya eh. Parang walang papasok sa kanya. Isipin mo, sino ang hard CC ng Signal Ultra? Puppet on the Streaks? Kumbaga, para mong pakukuluan pa yun eh. Patatagalin mo pa bago kumapit yung stun nun. Pero aside from that, walang crowd control ang Signal Ultra. Yep, and kung babasahin na natin yung lineup nila, ang gusto nila, maguluhang laban. Gusto nila scattered. Ito yung essentially game 2 nila kahapon laban sa Bren Esports. Mm-hmm. Pero dito sa NXP, hindi gumagana eh. Kapag ang kalaban mo, NXP, na G, mag-ML, uhaw para sa panalo, parang mahirap. Here we go. Oh, heart guard, sineset mo na dito. Janus, mapapasukan ni Binsanity, pero makapag-lord muna ang NXP. H2O securing the take. That's going to be a back out. Aqua Boy, sumisplit push pababa. Flame shot, pero macho-choke out dito si Janus. Worth it ba yun, Rob? Definitely worth it. Kung isipin mo, no, the only one who's zoning out the rest of Signal Ultra was actually Exhort at kinukuha na nila doon yung Lord. And for this one, this might actually seal all the outer turrets or actually itong isang nag-iisang inner turret ng Signal Ultra or might as well, baka makakuha pa sila ng base turret dito. Sobrang hirap ng sitwasyon ng Signal Ultra. Rob, nangyari na yung kinatatakutan nating mid turret, yung tier 1 natanggal. End of din siya. Pero who are you gonna burst? Diba? Probably H2O pagka nagkamali siya ng hat-trick. Yep. Exhort would be hard with the Order of Brilliance. Even James is too tanky right now. I don't think na makakakuha ng pick-off dito yung kanilang Benedetta. Yep. So, again, all-in burst at nakakatakot yung isipin na one-hit wonder lang. Mm-hmm. Diba? Yun lang ang kayang ibigay ng Signal. And right now, hinahanap nila yung window na yun. Lord, dito, babagbagin ang bottom lane. That's going to be, one more. Janus, nabuhay pa. Binsanity, nagpa-backout na. Yawi might go down here. Blazing Duet, Yawi traded out for Kekedot. Top lane, babalagbagin na rin. That's going to be two inhibitors for NXP. Signal, kaya pa ba nila i-clear to, Rob? I don't think so. Well, one member lang naman dito ang nawawala for the Signal Ultra, and I think it's all worth it for the side of next play. Kumbaga, hindi nga natin in-expect na dalawang base turret, and next play, I think they want to end this one, Leo. Yep. Oh, the burst on Rene J.
plus 1. Wow, base na lang. That's it, ladies and gentlemen. NXP takes game number 1. Signal Ultra. Feeling ko Ultra